ayusin yung mga taste buds at ngayong araw na ito ay magluluto kami ng napakasimple at napakasarap at syempre maanghang na sinampalukang manok at lalagyan namin ito ng baboy. Yan. So bali ginagayat muna namin itong ano, itong dahon ng sampalok. Yan. Kapag binili nyo to, kasi ito, kailangan nyo pang ganyan niya. Huwag nyo basta-basta ilalagay. Kailangan yan, pinuhin nyo muna bago isahog. So ito lalagyan naman natin dito. Then lalagyan natin ito ng asin. Ayan, okay na ganyan. Then ilalamas natin yan sa asin. Eh lahat naman ng mga sahog na ito, eh hiwa na din naman lahat nung binili namin. Kaya naman, eh simulan natin ito lutuin. Salang natin itong kawali. Then lagyan na rin natin ng mantika. Pwede pa yung mantika na yan. Sabayin na natin ng sibuyas, luya. Napakabango. Pwede na rin natin ilagay yung ating mga karne dyan. Lagyan natin ng baboy. Manok. Patis. Bamihan natin yung patis para manuot sa ating karne, yung lasa ng patis, yung alat. Pagkakamuna natin ito. So tama ko taste buds, haluin muna natin ito. Ilagyan natin tubig. Depende na sa inyo kung gano'ng karaming tubig ang ilalagay nyo. Damihan na natin. Then haluin natin ito. Mamaya tayo magdagdag ng ano ng pampalasa. Kasi naglagay naman tayo ng patis dyan. Kaya yung may alat pa yan. Kaya kailangan muna natin haluin yan. Pakuluan. So ito mga ka-taste buds, kumukulo na at haluin muna natin ito. At ilalagay na natin ang iba nating mga gulay. Lagyan natin ng talong, okra, sitaw, eto muna yung ilalagay natin. Pwede na rin natin ilagay yung ano dyan, ha, yung dahon ng sampalok. Ayusin muna natin to. Then lagyan na natin to lahat. Magiging kulay brown yan, yung ano ng sampalok, yung dahon kapag naluluto. Mas maganda, mas maraming dahon ng sampalok. Pero ito, madami na rin yan. O diba, kakaibang sinampalukan, nilagyan natin ng baboy. Ang sarap niyan. Takpan muna ulit natin ito, pakuluan hanggang sa maluto ang mga gulay. Pag naluto na ang mga gulay, lalagyan na natin yung kangkong. So ito mga ka-taste buds, kulong-kulo na at ang ating mga gulay ay lutong-luto na din. So napakaganda ng pagkakaluto. At itong ano, dahon ng sampalok,
Lagyan na natin ang kangkong. Takpan muna natin ito bago haluin. So ito madali nang haluin. At iko-continuous natin ang pagpapakulo nito hanggang sa maluto ang ating kangkong. So ito mga ka-taste buds, lagyan na natin ng pampaasim. At haluin natin to ng maayos. Kailangan halong-halo ah, para balanse yung lasa nito. Ayan. Lutong-luto na din yung ating manok at saka baboy. Napakalambot na yan sigurado. Pwede natin tikman ito ng gento. Wow, napakasarap. Ito nga mga ka-taste buds, luto na. Napakasimple at napakasarap na ulam para sa pananghalian. Napakaanghang na sinampalukang baboy at saka manok. Pinaghalo namin ng baboy at saka manok. O diba, napakaganda ang sinampalukan at talaga namang napakasarap humigop ng mainit at maasim at maanghang na sabaw. Kaya naman kung nagustuhan nyo niluto namin, subukan nyo rin ito at siguradong magustuhan ito na inyong buong pamilya. Kaya naman, pinakamagandang part ng ating video ang kainan na. So ayan mga ka-taste buds, kumuha na rin ako ng kanin at saka meron na rin ako ditong ulam. Napakasarap naman talaga. Diba kikita ko sa inyo para matakam din kayo. Higop tayo ng maanghang na sabaw. Pigaan pa natin ang sili. Pigain pa natin yan para maanghang talaga yung sabaw. Para habang kumakain tayo, yung tipong pawis na pawis. Yun yung pinakamaganda. Tapos yung kasabay nyo kumain, ganado din. Ayan o, mga baboy o. Paisa manok. Napakasarap ng gano'n, ng gulay. Bigyan natin ng gulay. Ayan, mayroon tayong okra. Then, magkamay na rin tayo. Kain. Oh, grabe. Anghang. Kaya naman kung nagustuhan nyo niluto namin, subukan nyo nito at siguradong magugustuhan ito na inyong buong pamilya. Tignan nyo naman kung gano'ng kasarap ang humigop ng maanghang maasim na sabaw ng sinampalukan. Kaya syempre kung saan nakalimutan mag-like, share, subscribe sa aming channel para sa mas maraming pang mga tipid lutuin tips na sigurado makakatulong sa ating sambayan ng Pilipino na makatipid sa ating mga pang-araw-araw na ulamin. Kaya syempre, kita-kita ulit tayo bukas.